Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po kayo dito sa ating prayer covenant sa naabot po ng tinig at ng mensahe na ito. Sama-sama po nating purihin, sambahin at pasalamatan ang ating Panginoon. Teksto sa umagang ito ay matatagpuan po sa Efeso kabanatang 2, mga talatang 17 hanggang 21. Noong 1980s na naaalala ko lang po ito na hindi pa naiimbento ang CD, ang YouTube, kahit ang internet, ay mayroong movie evangelism na ginagawa ang CGM o Christ for Greater Manila. Dinudumog ng mga tao ang palabas na parang nanonood ng big screen o sine sa open space, sa kalsada o kaya sa kalye habang nanonood at pagkatapos ay may evangelism na ginagawa. Isa sa movie na kanilang ipinalabas ay ang may pamagat na Peace Child. Kwento iyon ng dalawang tribo na may misyonerong nagmisyon sa isang tribo na nagkaroon ng tribal war dahil sa pagtatraidor o pagtataksil. Kinaibigan ng isang tribo ang isang lalaking kabilang sa kabilang tribo, ngunit nang makuha na ang loob nito at magtiwala na sa kanila, ay pinatay at kinain pa nila ng anyayahan nilang tumuloy sa isang bahay.
Nahirapan ng misyonero sa pangangaral sa tribong iyon tungkol sa Panginoong Hesus dahil bahagi ng kwento sa buhay ng Panginoon ay ang pagtataksil ng isang naging alagad na si Judas. Pinagtatawanan lamang ang misyonero at mas naging bida pa sa tribong iyon ang taksil na si Judas kaysa kay Hesus. Naging bahagi na ng kultura ng dalawang tribong iyon na sa loob ng mga nagdaang panahon, ang manlinlang o kakaibiganin, kunyari, at kapag nakuha na ang tiwala ay sa kanila papatayin. Ganun po ang kanilang nagiging kultura at naging kalakaran. Para mapahinto ang nangyayaring tribal war, noong naroon na ang mag-asawang misyonero, ay nagbabala sila sa leader ng tribong kanilang minimisyonan na ihihinto na nila ang anumang tulong at aalis na sila sa tribo na iyon. Dahil din may pangangailangan at marami na rin naitulong ang mga misyonero, ay tumigil muna sa pakikipaglaban ang tribong iyon na minimisyonan po nila. Mayroong ritual silang ginagawa sa magkabilang panig ng tribo kung gusto nila ng kapayapaan o walang tribal war na mangyayari ulit. Mayroong isang sanggol mula sa isang ina sa isang tribo ang ipapasa papunta sa kabilang tribo. Ang sanggol na iyon ay aalagaan hanggang sa lumaki at habang buhay ang taong iyon o ang sanggol na iyon na lumaki na at habang buhay siya ay walang away o gera na sa magkabilang tribo kaya tinawag na peace child. Iyon ang naging opportunity o pagkakataon sa misyonero upang maipangaral sa buong tribo si Jesus bilang sugo o pinadala ng Diyos para magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Efeso, Kabanatang 2, sa talatang 17, naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil na nooy malalayo at sa mga Hudyo na malalapit. Si Jesucristo bilang prinsipe ng kapayapaan ay sinugo ng Diyos hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi sa mga outside Israel at iyon ang mga tinatawag na Gentiles o Hentil at tayo ang tinatawag rin na mga Hentil. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo o Hentil dahil kay Kristo na nagdala ng magandang balita ng kapayapaan. Sa mga talatang 18 po, sumusunod, dahil kay Kristo tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu. Sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. There is no boundary, no limit, or limitless na dahil sa ating kaugnayan sa Panginoong Hesus, kung kaya't makakalapit na tayo sa Diyos na ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Inalis na ni Hesus ang pader ng kanya-kanya, kayo-kayo at kami-kami. Our citizenship is in heaven. Walang dual citizenship sa kaharian ng Diyos. Kabilang ka at ako sa mga nananalig kay Kristo at kabilang sa sambahayan ng Diyos. Kung ang mundo ay may planong magkaroon ng one world government sa mga darating na panahon, ay hangarin mong makabilang sa kaharian at paghahari ng Diyos. Upang makabilang ka sa kaharian ng Diyos, ay tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. May narinig po ako na nagpalista na raw siya o sila para sa langit ang punta kapag namatay. Ang pagtanggap kay Jesus lang ang ating katiyakan ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Sabi sa talatang 20, tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa New International Version, sa verse 20, built in the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Ang iglesia o simbahan ay itinayo sa pundasyon ng mga gift o kaloob o calling ng mga apostol at mga propeta. Inuulit ko, may gift o kaloob o calling ng mga apostol o apostle at mga prophet o propeta. Ang may gift o kaloob na apostle, kahit saan mo yan ilagay, ay may iglesia o simbahan na mabubuo
o kalipunan ng mga mananampalataya ang mabubuo at magpapatuloy. Ang may gift o kaloob naman na prophet ay may malinaw na pangitain at mensahe mula sa Diyos. Marami pang kaloob mula sa Diyos, ngunit sa dalawang kaloob na ito ng apostol at propeta ang naging pundasyon ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Sa tulong po ng mga naunang mga apostol at propeta ay nagkaroon ng mga mananampalataya. At ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. With Christ, Jesus Himself is the chief cornerstone. Jesus Christ is the chief cornerstone of believers. Ang batong panulukan o chief cornerstone ay si Jesus Christ, ang ating pananampalataya. Bago itayo ang isang gusali o bahay, ay may ritual ng pagtatayo ng cornerstone o chief cornerstone. Ang chief cornerstone ng ating faith na si Jesucristo ay nag-alay ng kanyang buhay, nag-alay ng kanyang dugo para malinis tayo sa ating mga kasalanan. Si Jesus bilang anak ng Diyos ay ang ating kapayapaan at batong panulok o chief cornerstone ng ating pananampalataya. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Purihin ka aming Ama at aming Diyos sa mabiyayang umaga, sa buhay at biyaya ng buhay na patuloy mong pinagkakaloob at minsan pa Panginoon ay pinagkakatiwala sa amin. Salamat po Panginoon sa pananampalataya na inilagay mo sa puso namin. Salamat sa mga taong ginamit mo, Panginoon, upang mangaral, magturo, makakilala po kami sa inyo sa katotohanan ng inyong salita, Panginoon. At salamat po dahil nagpapatuloy ang pananampalatayang ito. Salamat sa buhay ng mga naunang mananampalataya sa amin na pinahintulot nila, Panginoon, na magkaroon po sila ng mga kaloob at ang mga kaloob na iyan ay ginamit nila kahit pa nakasalalay ang kanilang buhay, Panginoon. Salamat po sa mga matatapang na lalaki at babae na hindi ka ikinahiya, Panginoon, upang mangaral at magturo ng katotohanan mula sa inyo sa pamamagitan ng inyong salita. At narito kami ngayon bilang iglesia o bilang simbahan, Panginoon, na nagpapatuloy sa aming pananampalataya. Salamat, Panginoong Jesus, na ikaw na aming prinsipe ng kapayapaan sa gitna at sa kabila ng kalagayan po ng mundong aming ginagalawan. Naririyan pa rin ang inyong presensya sa gabay ng banal mong Espiritu upang umabot sa amin, magmalasakit at kumatagpo sa amin, Panginoon. Tinataas ko po ang sambahayan at tahanan ng mga anak mong ito, katagpuin niyo po ang kanilang kalagayan at pangangailangan. Katagpuin mo ang mga ama at tahanan na ito, mga ama at ina ng tahanan na ito, Panginoon, na patuloy na naghahangad, nagsisikap ng mabuti para sa kanilang mga anak, para sa kanilang sambahayan. Tinataas ko po sa inyo ang aming mga kababayan, ang aming mga OFW abroad. Ingatan niyo po sila, kayo po ang patuloy na mag-ingat at kumatagpo sa kanila ng inyong pagsama, ng inyong presensya. Ilayo niyo sila sa anumang kapahamakan, sa anumang sakit o karamdaman, Panginoon. Salamat po dahil sa inyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Pagmamahal na buhay mo mismo, yung pinagkaloob ang iyong binigay upang kami ay malinis sa aming mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon. At salamat po dahil kayo ay laging naririyan upang aming tawagan, upang aming lapitan, upang aming kausapin, upang aming pagtiwalaan, Panginoon. O Diyos, tinataas ko po sa inyo ang kalagayan po ng aming lipunan, ang aming mga bata at mga kabataan sa kasalukuyang henerasyon. Tinataas po namin sila na kayo po ang patuloy na mag-ingat, gumabay, kumatagpo sa kanila. Patuloy po kayong magkaloob, Panginoon, ng karunungan at kaalaman kung paano patuloy na maaabot ang henerasyon na ito, Panginoon, para sa inyo, O Diyos, sa gitna at sa kabila ng aming pinagdadaanan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa aming pamahalaan, sa mga leader, magmula sa aming barangay, sa aming siyudad o munisipalidad, gayon din po sa aming bansa. Salamat sa pagsisikap ng mga tapat na leader na ito. Patuloy mo silang gamitin, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang kanilang buhay upang maging pagpapala sa inyo at maging pagpapala para sa kanilang kapwa. Marami pong salamat, Panginoon,
maging sa salita mo na patuloy o Diyos na nagpupunla sa aming mga puso ng pananampalataya at patuloy na pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Salamat po sa tapat mong mga pangako na hindi po nagkukulang sa amin at patuloy na umaabot. Katagpuin niyo po ang pangangailangan at kalagayan ng mga anak mo ito na nakikinig ngayon. At sila, Panginoon, na patuloy o Diyos na nais na mapalalim, nagnanais na patuloy na ilagak ang kanilang pagtitiwala at pananampalataya sa inyo. Sa inyo, Panginoon, binabalik po namin ang pinakamataas na pagpupuli, pagpapasalamat at pagsamba alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Amen.